the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides. Okay, so atin munang iwaksi ang ilang pang mga kung ano-ano mga balibalitang ganyan. Ito pinakamagandang balita, home safe na po si Brad Jeff at mayroon siyang danggit. At dried mangoes. Joke lang. Joke lang yun, Brad. Baka maniwala ka naman. Baka seryosohin mo bigla, Brad. Oo, biro lang. Wag kang malapit, hindi ako basta-basta naniniwala. Hindi siya gullible. Oo. Ang cute-cute mo. Ang cute-cute yung dalawa. Okay, sige. So, marami na ba tayong entry sa ating pabida? Sa mga naglalako? Alright, ha? Sa mga taxi driver. Yes, muli po sa lahat ng mga uring manggagawa, sa lahat po ng mga nagpapagal, nagsisika, panuho. Opo, mabuhay po kayong lahat. At ito pong segment na ito ay ating pong iniaalay sa inyo pong lahat. Okay, go ahead, Brad. Brad Ted, unang-una, sorry daw, si Kuya William, bumagyo dun sa Cebu. Ang lakas ng ulan, Brad Ted. After ng talk ko, baka malate ako sa flight, I had to go out agad. So parang dumating, nag-speak, alis agad. So wala ang time si Kuya William maihatid sa hotel. So ayaw mo, Brad Ted, ipapadala siguro sa ito. Yes, so kala mo, Kuya William, may LBC, may maraming mga pamamaraan. Pwede pa rin pong ihabol. Ready na eh. Kaya lang ako may problema. Sabi ko, kailangan ko ng bumiyahe dahil pag naipit ako sa traffic, saka yung flight ko na. Dito po sa aming stasyon ay tinatanggap po namin ang lahat ng uri po ng mga pagkain niyo pong ipapadala. Pwede ho naman din kaming pumunta doon sa Cebu. Ay, aling, imbitahan tayo. Why not? Wala problema. Alam mo bang live tayo sa FM doon sa 101.9 FM? Yes, 101.9. Sa Cebu. Kuya Jerome. Thank you. Hindi, nagbibiro lang ho kami. Baka ho kayo, So, sorry po, hindi ho, nagbibiro lang ho kami. Yeah. Alam naman nila. Okay, Brad, go ahead. Yeah, thank you din kay Trina at Junjun Galang sa inyong pagtangkilik sa aking pasalubong na maliit na bagay. Nasa tema po tayo ng kwentong preparasyon pinapagawa ng Diyos sa mga Israelita bago nila makamtan yung lupang pangako, yung promised land. Sinasabi nga po natin, baka tayo, abang tayo ng abang ng promised land natin, kagalingan, maybe a financial breakthrough, or maaring relational. Tagal nang may problema si Galot sa pamilya, hiwalay na mag-asawa, at ikay nananalig na one day, Lord, yung pinangako mo, i-restore mo tong relasyon na to, ibabalik mo yung kalusugan ko. Baka maganda po itong maging basihan natin na preparasyon. Kapon po, pinag-aralan natin, sabi ni Lord, huwag muna kayong sumugod. Magtayo kayo ng memorial. It's a memorial stone para pagka kayo yumayabang, makita niyo yung memorial stone, maging humble kayo. Okay, hindi nga pala tayo ang may kagagawa na to. Yan. Pagka kayo nahihirapan, titingnan niyo lang memorial stone, okay? Ah, okay, nakipaglaban ng Diyos para sa atin. So, kung ikaw si Joshua, ready na, naitayo na yung memorial stone. Ano pa bang gagawin? Takot na takot na yung mga kalaban. Let's go. Tapos sabi ni Lord, wait ka lang, boy. Okay? Gumawa ka ng kutsilyo gawa sa bato at may gagawin tayong ritual, yung tinatawag pong circumcision. Lahat po ng mga sundalo, bata, matandang lalaki, okay, sa Tagalog po yung pagtutuli. Okay? Ito po ay inintroduce ng Diyos kay Abraham 500 years bago pa itong time ni Joshua na to. Pag sinabi pong circumcision, it's a sign of a covenant. Papasok ka sa covenant kay God nung mga panahon po na yun. Ano? Ngayon po kasi common practice to. Pero nung panahon na yun, it's a physical sign ng everlasting covenant. Kakaiba kayong mga anak ko, kakaiba kayong mga pinili kong nasyon sa mga nasyon sa buong mundo. Meron kayong gagawing practice na itinuro ko that will really set you apart para pong ganun. Pangalawa po, it's an act of obedience. Okay, sa mga Israelita, ba't namin gagawin 'yan? 'Di ba? Pero dahil sinabi mo Lord, gagawin namin. At pangatlo, yung identity and separation nga po that God is setting them apart as holy people. Yung pong circumcision, simply nung panahon po na 'yon, it's cutting off the flesh. Ito po yung nagsisimbolo ng buong pagtitiwala sa Diyos at pagtalikod sa galawan ng mundo. Sa buong Biblia po makikita niyo po pag sinabing flesh, ito po nire-represents na to yung galawan ng mundo. Okay? Makamundong galaw. Fleshly
strategy para yumaman. Illegal, immoral, yan. Kabaliktaran po niyan ay spirit. So flesh and spirit. Ang spirit po, maka-Diyos. Sabi sa Roma 8:6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ang ganda po na to dahil pag tayo po ay tumanggap sa Diyos, tayo po ay tumatalikod na sa laman o sa galawan ng mundo, yung mga diskarte mong illegal, immoral, makasarili, okay, mapagyabang, tinatalikuran mo yan. Dahil ngayon ikay umaasa sa Diyos. Sa totoo lang po, bakit si Joshua susunod? Nandiyan yung mga kalaban, 3 kilometers away ang layo natin, tapos lahat tayo magpapatuli. E di, mga 2 linggong pa gagaling yan, wala pa naman antibiotic noon. We're like sitting ducks. Papatayin tayo ng mga yan at tayo mahihina. Pero sumunod po sila sa Diyos. Dahil yan ay utos ng Diyos, tinuturuan sila, anak, maghintay ka. Learn to trust in me. So kayo po ngayon na naghihintay ng inyong blessing at breakthrough. Baka po sinasabi ng Diyos, anak, talikuran mo na kasi diskarte mong illegal at immoral. Barya-barya lang yan na ibubulsa mo sa pandaraya mo sa resibo. Barya-barya lang yan pangungurakot mo dyan sa barangay. Barya-barya lang dyan na dodokmit mo na pa 2,000. Magtiwala ka sa akin, hindi ka man kumita ng ganyan, sasagutin ko ang buhay mo. In fact, hanggang buhay na walang hanggan. Kaya po, sa mga taong pilit dumidiskarte sa maling pamamaraan, it's time po tumalikod, talikuran ng laman, at sumunod sa Espiritu ng Diyos. Roma 8:6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kung tinuyo mo nga ang Jordan River na dumadagundong ang mga alon, ano pa ba hindi mo kayang gawin? Kaya Lord, siguro sila Joshua, ganun na lang ang buong pagtitiwala sa iyo. Pero Lord, problema kami, wala kami nakitang Jordan River. Nababasa lang namin ngayon, pero at the end of the day, we just trust you. The same God na ginawa yon para sa Israelita is the same God na wino-worship namin ngayon. So Lord, tulungan nyo kami talikuran ng laman at yakapin ng Espiritu upang kami magkaroon ng buhay. Amen. Mahal na Panginoon. Maraming salamat po muli sa magandang balitang inihatid ni Brad Jeff. We continue to pray na lagi niyo pong alagaan si Brad Jeff at ang kanyang buong pamilya and always bless his mission. Salamat Panginoon muli sa araw na ito, sa biyaya po na amin pong tinatanggap sa araw na ito. Higit sa lahat po ang biyaya ng buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank Amen. You Lord. Salamat po na marami. Thank you. Okay, Brad, aba, bisperas na ng Miyerkules, kaya bukas, bisperas na ng Webes. Ang bilis. Mahilig ka talaga sa salatang bisperas. Oo. Naririnig ko lang yan pagka magpapasko. At saka fiesta. Fiesta. Oh, ganun talaga ang take dyan. Kapag ikay napapagal na uri mang gagawa, ang iisipin mo ituring lang, mo ngayon ay bisperas ng Miyerkules. Correct. Kumbaga Tuesday ngayon, konti na lang, Wednesday na. At pagdating ng Wednesday, ay konti na lang, Thursday Webes. Na. Tama. Correct. Kaya pag ikaw ang pinakikinggan nila, bumibilis talaga ang araw. Hindi nila nararamdaman yung weekday. Okay. Okay, Brad. Sige. So, meron ka ba gustong batiin? Go ahead. Well, mamaya lang, Brad Ted, I'll be doing a pastoral duty sa kapatid ng kaibigan namin, si Ate Elma, yung kapatid niya si Ate Early. So, makita-kita po yung mga kamag-anak po ni Ate Early. Forgot the last name. Elma Ropeta po yung kaibigan namin. So, mamaya po yan sa Commonwealth, sa St. Peter. Yan. Kita tayo. Paalam na ako, Brad Ted. Again, yung mga taga Cebu po na Diwa Publishing na nagpunta po kahapon, Cebu, Visayas, Mindanao po yung chapter na yan. Kuya Robert, thank you for welcoming me. Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.